Ako po si Nestor Cadillo. May asawa, may dalawang anak. At galing po ako sa Smoky Mountain. Tapos naglipat po kami dito. Ang trabaho ko po talaga, pamumulot po talaga ng basura. Squatter nga po kami doon. Ngayon, nung kinailangan po ng gobyerno nga po yung lugar na yun, yun nga po, na demolish kami. Nung ilipat po kami dito, talaga pong mahirap. Kasi po, unang-una, dagdag po pahirap yung gasto sa pamasahe dahil ang anak po nga po, anak po ay kumapo, pamamulot po talaga ng basura. Ngayon, ang ginagawa ko na lamang po para makaminos o makatipid, lingguhan na ako kung umuwi sa pamilya ko. Sa pag-uwi ko, minsan may dala po ako talaga yung mga yung galing sa Jollibee, yung mga tira-tira ng mga kumakain. Medyo may lamang pa siya, dinadala ko po yun, inuwi ko dito. Pinipili ko po talaga yung medyo may lamang pa, minsan iba wala na. Ang ano ko lang po doon hugasan ko na lang ng maigi, tapos lutuin siya ng yung talagang lutong-luto na. Para mapatay po yung kung may mikrobyo man, yun na lang po nasa isip ko. Talagang tinitis ko talagang iuwi. Kasi nga, hindi man kami madalas makakain nun Kalimitan, isda, o kaya tuyo, o kaya bagoong. Nandun yung panghihinayang kasi sa amin, yung kalahating kilong isda talagang napakahalaga na sa amin. Samantala sila, masasarap na pagkain, tinatapon pa. Ang pangarap ko po talaga sa mga anak ko, yun ang sinasabi ko. Maging sa asawa ko, yung malimit namin pag-usapan nga, isa nga, nagkakaroon pa kami ng bangayan pag hindi pinapapasok ang mga bata. Dahil ang gusto ko po talaga, mapagtapos ko sila kahit sa pamamaraan lang po na pamamasura. Talagang gagawin ko po talaga na mapagtapos po talaga ang pag-aaral na hindi nila sapitin pagdating ng panahon ng kanilang pagpapamilya na ganito nga ang kapalaran. Gusto ko mabago talaga. Natutunan ko maging matatag. Nung dumating ang JK talaga dito, malaki pa talaga ang tulong na ibinigay sa amin. Lalo na sa buhay namin, yung pagbabago, baguhin ang pananaw sa buhay. Yun po talaga ang mga natutunan ko po dyan. Pumunta rito yung mga taga Port Arthur community sa pamamagitan ni Tita Linda at ni Tito Philip at napag-usapan nila na kung ano yung pwede nilang maitulong dito sa lugar na to. Tapos doon nag-start yung partnership nila sa GK hanggang sa magtuloy-tuloy na yung project. Nagsimula sa values formation ng mga tao. Siyempre, hindi naman kaagad na pwedeng itayo kaagad yung bahay. Dapat may values formation muna. After ng values formation, nung makita ng ready yung site, tsaka tinayo yung bahay. Tito Philip and Tita Linda, together with the Texas Association of the Philippine Physicians, have been here. They conduct medical services. They also conduct training. They give direct medical assistance. Sustainability is the key. The work has to continue. It doesn't stop in the houses only, but the moral transformation and the spiritual transformation are just but ingredient that is very necessary to complete the formula that the houses plus the moral transformation equals Gawad Kalinga. We want to honor the Texas Association of the Philippine Physicians. I wanted to mention the help of TAP, the Texas Association of Philippine Physicians, in the name of Dr. Carmen Sariño,
who is the current president of TAP, as well as Dr. June Alquiza, Dr. Donna Canlas, who is the past president of TAP, who have been very helpful in putting up the houses, but they did not stop there. They still are helping us continue, sustain our health program. We wanted to really thank them in behalf of Sichu Paho, that their help has gone a long way in making health program a well-established program in Sichu Paho. Sa ngayon po, maganda na po talaga ng aming kalagayan. Naramdaman ko kagad yung kasiptihan ng pamilya ko. Ang misis ko rin, natuto na rin siya magsikap. Bukod sa may maliit sa tindahan, nakapagpundar na po kami nung sumahod kami noon ng paluwagan na pinuno namin sa pananahin ng basahan. Kaya dalawa na po yan na medyo nakakapagpaulan na po sa buhay namin kahit papaano. Natutulungan na rin po ako. Araw-araw, inaayos namin papaligiran. Malaki yung pinagbago na kasi. Dati, kung makikita natin noon, talagang parang lagi masalimuot. Pero ngayon, parang tuwing umaga, paglabas mo ng pintuan, parang ansaya, masaya ka agad yung pakiramdam para maginhawa talaga. Hindi lang ako ang talagang pinasaya nila. Maraming kami lahat ng natulungan dito. Labis ang pasiyahan. Unang-una, gusto ko pasalamatan ng Panginoon. Pangalawa, JK USA sa Port Arthur, Beaumont, Texas. Sa inyo pong tulong na ibinigay sa amin. Maraming salamat po.